Hi! Welcome sa Alpha Monkey 8. For today's video, magbabasa ulit tayo ng mga katanungan ng mga subscribers natin na kasalukuyan nakakaranas ngayon ng kasawian pagdating sa pag-ibig. Actually, marami na nag-request kagabi mula nung in-upload natin yung question and answer edition natin na dalawa. So, maraming may gusto na kung pwede, basahin ko din ang mga katanungan nila nang sa ganun ay ma-share din nila in public. At nagbabaka sakali na meron silang mga katulad at makakapulot din sila ng mga advice galing sa inyo, guys. Pero sa ngayon, uunahin muna natin basahin ang katanungan ng mga nagdaang araw na hindi natin nasagot dahil naging busy tayo sa ating trabaho. Unahin natin ang katanungan ni Mr. Christian. Good morning, sir. 2 months na po kami hiwalay. 2 months na po kami hiwalay. After a week, meron na siya bago. Kaso, yung last convo namin, love pa daw niya ako. Kaso, nalilito siya, sino pipiliin niya. Ang ginawa ko, nag-let go ako kasi masakit sa akin. Pero, nag-thank you lang siya. Pero nag-thank you lang siya sa akin. Possible pa po ba na magkabalikan kami? Kahit ganyan na ang status namin. Reason niya po na naghiwalay kami, kaya sa kanya, sarili muna daw niya pipiliin. Kaso may iba na siya pinili agad, weeks lang. Kahit ganito, possible may pag-asa baka paba ako. Pero una kong ginawa, nag-begging ako sa kanya, nagmakaawa ko, nabalikan niya ako, kaso yung response niya, hindi niya alam. Sabi pa niya, una, wala na daw pipiliin sa amin, kaso nag-stay pa rin siya sa bago niya, kasi nag-let go ako. Need help po, ano ang gagawin ko? Surrender na ba or kaya pa to? Hindi ko alam ang gagawin ko. Hello, Christian. Actually, maganda naman na sana yung ginawa mo kasi nag-let go ka. Pinaubayan mo na. Nag-walk away ka. Okay? Malaking puntos sana yon yung nag-walk away ka. Dinet go mo siya. Pero, malaking puntos dahil aangat yung attraction level mo. Umangat actually yung attraction level mo nung nag-let go ka. Ibig sabihin yan, pinakita mo sa kanya na hindi mo siya kawalan. Na kaya mo lang mabuhay mag-isa kahit wala siya. Kaya nag-let go ka, nag-walk away ka. That is very attractive. That is very strong move. And yan yung mga behavior ng mga malalakas na tao. So, naipakita mo sa kanya. Kaso, bumaba ulit ang attraction level mo, nabawi ulit yung mataas na dating attraction level mo nung nag-begging ka, nagmakaawa ka. Kung sana, Christian, pinanindigan mo yung pag-let go mo sa kanya, silent ka sana, tinuloy-tuloy mo sana yon, may chance, mas malaki ang chance na babalik sa'yo yung ex mo, or mas malaki ang chance na mas pipiliin ka niya kesa yung bago. Kasi nakaramdam siya ng strong from you nung nag-let go ka, pero nabawi yon nung nag-begging ka. Sayang. Ganun pa man, Christian, meron pa rin naman pag-asa. So, ang tanging gagawin mo ay mag-let go ka ulit. Okay? Mag-walk away ka. Maglailo ka muna. Dumistansya ka muna sa kanya. But this time, dapat panindigan mo na. Okay? So, yung maglaho ka lang muna sa kanya.
lumayo ka muna sa kanya. Huwag mo muna siya pansinin. Taas mo ulit yung attraction level mo kasi bumaba nga nung nag-begging ka, nung nagmakaawa ka na magbalikan kayo. Nagmukha kang desperado nung time na yon dahil nagmakaawa ka na sana magkabalikan kayo. So, hindi talaga yon babalik sa'yo yung ex mo. Mas pipiliin niya yung isa dahil mukha kang desperate eh. Ang desperado is that is a weak behavior ng isang lalaki. Okay? So, ang tanging gawin mo lang ay huwag ka muna magparamdam sa kanya. Bigyan mo muna siya ng space. Palakasin mo muna yung attraction level mo. Mag-concentrate ka muna sa sarili mo. Mag-focus ka sa sarili mo. I-improve mo yung sarili mo. Dapat pag nagkita kayo muli ay ibang-ibang ikaw na. Yun. So, yun muna ang tanging gawin mo, Christian. Meron tayong mga no-contact rule, rules ng mga no-contact rule. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo yon. May guide doon kung ano ang mga dapat mong gawin para ma-improve mo yung sarili mo. Meron din akong videos na kung paano i-improve ang sarili during breakup. So, panoorin mo mga yon. At sigurado makakatulong yon para sa'yo. Salamat, Christian, sa katanungan mo. Hopefully na nasagot ko yung concern mo. Salamat. Para naman kay Jem. Hello, sir. Naging okay po kami ulit dati ng ex ko. Nagsama po kami ulit after 2 weeks lang po. Tapos bigla na naman po siya nagbago. At umalis po ulit. Pumunta sa ate niya. Tapos po, ngayon, pinagmamalakihan pa po niya ako na parang kasalanan ko pa po lahat. Binalikan niya po kasi ulit yung rebound niya. Ginawa niya lang po niya akong option. Tapos po ngayon, ginawa ko po yung no contact rule. 1 week na po, tingin niyo po ba ay magiging okay pa po kami ulit. Lesbian po ako at yung rebound niya ay lesbian din po. Ano po ang dapat kong gawin? Hi, Jem. Siguro ang nangyari sa inyo noong ang binabanggit mo dito ay nagkabalikan kayong muli. Ibig sabihin, nung una naghiwalay kayo, ngayon nagkabalikan kayong muli. Kaso nga lang 1 week lang ano. Malamang meron kang nagawa during that 1 week na hindi niya nagustuhan. Siguro naging needy ka naman, naging desperado ka naman sa kanya na parang ayaw mo na siyang mawala. Siguro yun yung nangyari or meron pang ibang dahilan kaya nawala ulit yung attraction level mo sa kanya. Okay? So ngayon, pumunta siya sa ka-rebound niya. So, ibig sabihin yan, meron siyang ka-rebound pa niya dati at iniwan niya at bumalik siya sa'yo. Dahil malamang naging effective yung nung ginamitan mo siya ng no-contact rule. Okay? Kaso nga lang, nung bumalik siya sa'yo, is malamang meron kang mga ginawa na hindi niya nagustuhan. Okay? So, umaalis naman ng mga partner natin pagka meron talaga silang hindi nagugustuhan na meron silang gusto na wala sa'yo at may nandun sa kabilang banda, na kabilang at nandoon sa kabilang yung ka-rebound niya, no? So ngayon, ang tanging gagawin mo lang, since sinabi mo nga dito na nag-no contact rule ka ulit, nasa 1 week ka na, so tuloy-tuloy mo lang yan, malamang babalik din yan siya ulit sa'yo. Since pares naman kayo kamo lesbian, so walang problema yon. Malamang babalik din yan din siya sa'yo pagka natuloy-tuloy mo yan yung no contact rule. So, patient ka lang. Then, pag bumalik siya, so, kung napag-aralan mo na, na-analyze mo na kung ano nang nangyari during that 1 week, huwag mo nang gawin muli. Okay? Maalamang siguro nagsawa siya sa'yo or meron kang nagawa nga na hindi niya nagustuhan. Kung ano man yon, isipin mo yun kung ano yon at huwag mo nang gawin muli kapag ka bumalik sa sa'yo yung ex mo. Okay? Babalik yon basta panindigan mo yung no contact rule. Kung nagawa mo naman yan dati, malamang magagawa mo yan din ulit. Pero I think
siguro hahaba yan dahil nung unang application mo, pag-apply mo ng no-contact role, at kung first time yon, baka isipin niya, ginawa na naman niya sa akin ito, mulit mo lamang gagawin na naman niya to ngayon. So, parang the same lang yung gagawin mo. Ngayon, hahaba yan, ihabaan mo lang din konti hanggang sa tatablan siya. Okay? Tatablan yan, pero hindi kagaya nung una ng ginawa mong pag no-contact rule, kung nag-no-contact rule ka nung una at nagbumalik sa sayo. So, panindigan mo yan, habaan mo lang ulit ang pasensya mo. Hopefully, Jem, nakatulong ako. Hopefully, nasagot ko yung concern mo o yung katanungan mo. Okay? Okay, good luck sa'yo. At focus ka muna sa sarili mo. Ayusin mo sarili mo. I-improve mo sarili mo para pagka nagkita kayong muli, ibang-ibang ikaw na. Dapat may improvement ka para magustuhan kanya muli. Salamat. Punta naman tayo sa katanungan ni Eugene. Sir, may chance pa kayang magkabalikan kami ng partner ko. May anak po kami, pero hindi pa po kami nagsasama sa isang bahay. 6 years na po kaming magkarelasyon. Dahilan niya na umay nagtawa na pagod na siya sa akin, na paulit-ulit na nangyayari kasi ayun nga, tamang hinala ako, selos, kahit wala naman siyang ginagawang iba. Hiwalay na daw muna kami, sinusubukan ko ngayon na ng no contact rule. Uling chat ko sa kanya noong July 29. Kasi lahat ng mga sinasabi ko, magkabalikan kami, ginawa ko na, pero hindi na daw magbabago isip niya. Okay pa naman kami noong last June 21, Father's Day, binati niya pa nga ako noon at trinit niya pa ako. Tapos ayon na nga, nakipaghiwalay na siya sa akin, may chance pa kaya yon? Tapos, palagi pa siyang hinahatid sundo ng katrabaho niyang lalaki. Nung tinanong ko siya about doon, wala naman daw dapat ako pagselosan, utak ko lang daw kasi napakadumi. Gawa kasi ng pandemic, mas mabuti nang yung sumabay kaysa yung makihasalamuha sa ibang tao pagsasakay sa bus. Tapos nalaman ng manager at katrabaho niya, pinagtawanan lang daw ako kasi nga kakaisip at hinala ko. Gustong-gusto ko may balik yung pagtingin sa akin ng partner ko. Sir, sobrang sweet kasi niya na sana magbago pa isip niya, sir. Salamat po. Palagi po ako nanonood ng videos niyo. Advice naman po. Sa'yo naman, Eugene, sa pagiging insecure mo sa kanya, ay malamang nagsawa na talaga sa'yo ang partner mo. Dahil yung pagiging seloso mo ay hindi naman talaga nakakatulong yan sa relasyon. Dapat magtiwala ka. Hindi ka naman niya siguro pa ipagpapalit pa sa iba dahil may anak na kayo. Okay. So, dapat nagtiwala ka na lang sa kanya. At magtiwala ka sa sarili mo kasi yun ang inaasahan niya. Yun, doon actually kanya nagustuhan yung malaki ang tiwala niya sa iyo, malamang. Okay. So, ibalik mo yon, magtiwala ka sa sarili mo na ikaw lang ang gusto ng partner mo. Sa pagiging seloso mo, sa pagiging insecure mo, hindi yan nakakatulong sa relasyon ninyo. Okay? So, tiwala lang. At magtiwala ka sa sarili mo. Mas attractive ka na di hamak naman kaysa ng mga taong umaaligid-aligid sa kanya. So, ang gagawin mo ay maglailo ka muna, dumistansya ka muna sa kanya, bigyan mo muna siya ng space kasi nga yung attraction level mo ay nag-decline na, bumaba na, o kailangan mong bumawi. Okay? So, kailangan mong bigyan siya ng space. Okay? Hindi pa naman kayo kamo nagsasama, so huwag mo muna siya pansinin. Huwag kang mag-isip ng negatibo para sa kanya. Okay? Hayaan mo lang kung anong gusto niyang gawin. Gawin niya lang.
ikaw yung nagkulang dyan, ikaw yung may kasalanan dyan. So, ikaw yung mag-a-adjust dapat dyan. Pero huwag kang maghumingi ng, huwag kang magpakumbaba sa kanya, okay? Huwag kang magmakaawa kasi hindi yan nakakatulong. Okay? Ang tanging gawin mo lang, pakatahimik ka lang, bigyan mo lang siya ng space, hayaan mong mamiss ka niya, hayaan mong manumbalik muli ang attraction level mo sa kanya. So, nawala yung attraction level mo dahil doon sa pagiging seloso mo at insecure mo. So, magtiwala ka lang sa sarili mo, improve mo yung sarili mo, okay? Mag-focus ka sa sarili mo para pag nagkita kayo muli, ay ma-attract muli siya sa'yo. Huwag ka munang mag-text sa kanya, mag-no contact rule ka muna. Kung hindi mo pa napapanood yung rules ng mga no contact rule, panoorin mo yon. At sigurado makakatulong din sa'yo yon. Okay? So hopefully, Eugene, nasagot ko ng maayos ang katanungan mo. Kung meron ka pang mga katanungan, pwede ka lang mag-comment sa akin. Comment mo lang ako sa fanpage natin o dito sa comment section ng YouTube channel natin at ating sisikapin na sagutin o pag-ukulan ng pansin ang comment mo. So good luck sa'yo at salamat. So ayan muna ang pwede nating sagutin sa ngayon. So kung meron din kayo guys advice para sa kanila, mag-advice lang kayo sa comment section natin. I-comment ko lang doon kung ano man yung mga na-observe ninyo o kung ano man ninyong pwede nyong i-advise na pwede nating pwede makatulong din sa kanila. At malamang, sa malamang, nakikinig o nanonood din ang mga to kasi inaantay nila yung response ko. So sana matulungan natin itong mga kapwa nating nagmamahal na ngayon ay kasalukuyang nakakaranas ng kasawian pagdating sa pag-ibig. So hanggang sa muli, bye for now.